10 signs na may matalino kang anak, 0 to 1 year old. Ito po video nito ay para sa mga infant because previously may vlog po ako na ang title is Signs na Matalino yung anak mo, toddler version, 1 to 3 years old. Pero ito, 12 months and below. So let's start. Bago po rito simulan ng video, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. First sign is the developmental milestone for baby is at par with his age. Ibig sabihin, hindi naman sobrang maaga or hindi rin delayed. So, ang example nito is around 2 months, dapat nakaka-coos na yan, nakakatingin na siya sa'yo, able to see the light, able to recognize you. Tapos, at 3 months, dapat steady na yung head niya, nahahawakan niya na siya na nakaganito, yan, nakaganyan. And then, around 4 months, nakaka-roll over na yan. Tapos, 7 months, sit with support. Hindi lang maganda is yung sobrang aga kapag maagang meron na siyang hand preference. Like for example, napapansin niyo mas nagagamit niya yung left hand niya or ginagamit niya yung right hand niya. Pag ganun, pwedeng ma-diagnose na may cerebral palsy si baby. Kapag naman sobrang late, meron po tayong tinatawag na red flag. So kapag like for example, at 5 months, hindi pa rin nakaka-roll over si baby, hindi pa rin naman yung red flag dahil hanggang 7 months pwede. Baka naman kasi mabigat lang yung ulo or mataba or talagang tamad si baby. Meron po tayong red flag na tinatawag doon at kapag nagpa-check up kayo sa pedia, isa yon sa mga ini-screen niya. Yung mga developmental milestones ni baby kung na-achieve na niya. Kapag na-achieve niya, sign na matalino si baby. Number 2, longer attention span. Alam niyo po ba na ang attention span ni baby, ang isang infant ha, ay wala mang 1 minute. Kaya mapapansin nyo kapag naglalaro na yan, they move from one toy to another. Hayaan nyo lang po, that's normal. Pero kung napapansin nyo na interesado siya sa particular toy, lalo na kapag may storytelling o kaya kapag nagbabasa kayo ng libro, kaya meron kayong storytelling o kaya pinagkakanta mo siya, and then talagang nakikita mo interesado siya sa'yo na meron kayong eye contact, medyo tumatagal ng 1 minute dahil nakikinig siya, that's a sign na matalino siya. But pag naman extremely fixated at abnormal talaga yung focus niya sa isang bagay, that is different. At ini-screen din ito dahil posible na merong autism si baby kapag extremely fixated siya sa isang bagay. Okay? Number 3, enjoys problem-solving skills. So, this is a no-brainer, self-explanatory, at ipapakita ko po dito sa video yung mga example ng baby na ini-enjoy ang problem-solving skill. Okay, I really like this video of Angelica Panganiban's baby because most of the time with babies, we try to solve their problems right away. And in this video, Angelica gave her a slice of a watermelon and you heard Greg, he said, wrong end, and then he continued to say, it's okay, you'll figure it out. Paano niya kakainin yung watermelon, diba? Nandiyan naman silang lahat, there was no risk of choking. So, napakagandang example po ito na we allow the baby to solve certain problems that they encounter without automatically solving it for them. Fourth is, mataas ang birth weight niya. Ang normal birth weight ng isang Filipino child is around 2.8 kg hanggang 3.5 kg. Pero kapag mas mataas pa dito, like 3.6, mas mataas pa doon, or mga 3 kg and above, ang sabi sa research, meron daw kinalaman ito sa function ng brain ni baby. So, mas matalino daw sila. Pero sa mga alam kong naging classmate or mga naging kasama, alam niyo po yung mga matatalino namin mga kaibigan is premature at mababa din yung kanilang weight ng pinanganak. Siguro nag-iba na talaga ngayon dahil alam niyo naman ang science is iba-iba talaga. Mami, kapag si baby ay nasa tiyan nyo, mas maganda na nakamonitor ang weight niya sa OB nyo, huwag naman sobrang taba. Fifth sign is good eye contact.
Ito nakakonect to sa sinabi ko kanina, yung longer attention span. So, syempre, kapag may magandang eye contact ni baby sa inyo, ibig sabihin, interesado siya, gusto niyang makipagsalita sa inyo. Alam niyo po ba na kapag walang eye contact si baby, is a sign also na mayro autism spectrum disorder. Pero, very ano pa eh, kasi infant pa yung pinag-uusapan natin at very sensitive po kasi ang topic na to. So, hindi ko pa rin masasabi na ganun. But, point ko is, kapag may magandang eye contact si baby, another sign na matalino ang anak mo. Seven sign is, madali siya makagaya ng sound. Diba yung mga infant, ito mga 9 to 10, mga 9 months kasi may mama at dada na yan eh. Gano'n kasi pag 2 months hanggang 8 months, coos pa lang yan. 9 months, mama, dada na, or yung papa, yung mga repeating words, papa, papa, tata, tata, dada, dada, tapos inis na inis ka, hindi nila mabigkas yung mama, mas nauna nila nang sabi yung dada, tata, nana, yung gano'n, or dada. Tapos pag 12 months, ano na siya, bubbles na, so, ano na, paiba-ibang vowels na. Tapos, kapag ganito, nagaganito na si baby, sabayan nyo na rin para malaman nyo na meron siyang ano, maganda yung cognitive function niya. So, ganito. Ito yung kapatid ko, magaling siya sa ganito kasi lagi niyang natitrick yung mga pamangki niya, yung mga anak ko. So, ang ginagawa niya kapag naglalaro sila, ginagalito niya yung parang ganito. Yan. Kapag ginaya ni baby yun, pag lagi niya nagagawa or nagagaya yung mga sinasabi niyo or mga pinagagawa niyo sa mouth niyo, ibig sabihin matalino na siya. So like for example, kahit ganito lang oh. Tapos gagayahin niya, tinatry niyang gayahin, sign po yun na matalino si baby. 8 is madali ka din niyang gayahin. Like for example, yung pag close open, yung nagagawa na ngayon, yan yung flying kiss yun. Pag nagagawa na rin yung flying kiss, kapag ginagaya ka niya, o kaya yung hi, o kaya yung bye-bye, ang cute nila pag gano'n, di ba? So, kapag infant sila, nagagawa na niya to, that's a sign na maganda ang cognitive function ni baby na matalino siya. 9 sign na matalino si baby is, masaya siyang makipaglaro sa mas matatanda sa kanya. Sa kuya niya, sa ate niya, kay mommy, kay daddy. Ang reason dito is dahil mas natututo sila sa mas matatanda. So, enjoy na enjoy sila makipaglaro, makipaglambingan, makipagkulitan sa mga mas matatanda sa kanila. And last sign, enjoy din silang maglaro mag-isa. So, kung ilalagay niyo yan sa crib, ilalagay niyo po yan sa kanyang duyan o kaya sa kanyang playroom, hayaan nyo lang siya maggapang-gapang dyan. Mas maganda na ganyan. At huwag nyo po muna silang i-screen time. So, hayaan nyo silang maglaro dyan. Bigyan nyo po siya ng toy dahil pwede na silang maglaruan. And then, nakita nyo, enjoy na enjoy sila. Dapat may bantay lang talaga. Kasi, yan na yung time na, magsusubo-subo na sila. Kapag nag-i-enjoy silang makipaglaro sa mas matatanda at nag-i-enjoy silang makipaglaro sa sarili nila, they enjoy self-play. Sign na matalino si baby. Nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share the video, and subscribe. Thank you!